So hello guys, welcome back to my channel. For today's video, pag-uusapan natin kung pwede bang gamitin ang ating payroll account, yung bank account natin na doon pumapasok ang ating sweldo sa trabaho, kung pwede ba siyang gamitin sa pag-link sa ating Google AdSense. And pag-uusapan din natin yung mga kailangan mong pagdaanan bago ka makasahod kay YouTube. You need to reach at least 4,000 watch hours and 1,000 subscribers. So, huwag nyo masyadong alalahanin yung 1,000 subscribers, guys, kasi honestly, mas madali yung i-reach. Compare sa 4,000 watch hours, guys, medyo mahirap siyang abutin, especially if nagsisimula ka pa lang, kasi sino naman ang manunood sa videos mo. So, yun yung dapat nyong trabahuhin talaga, guys, and subscribers will follow. I received an email from YouTube that I am already accepted sa YouTube Partnership Program. Yung YouTube Partnership Program, guys, yun yung a-applyan mo para ma-monetize ang videos mo. What I'm trying to say is, while nanonood kayo ng video sa YouTube, tapos may ads yung pinanood yung videos, that means that video is being monetized. So, yun yung mangyayari sa account nyo or yun yung mangyayari sa mga in-upload yung videos kapag tinrabaho nyo yung monetization. Kapag na-reach nyo na yung 4,000 watch hours and 1,000 subscribers and mag-apply ka na sa YouTube Partnership Program, ibig sabihin, i-re-review ni YouTube yung channel mo kung wala ka bang copyright claims, copyright strikes, and wala ka bang nilabag sa mga policies ni YouTube. If your application is being approved, kailangan mong i-link yung YouTube channel mo sa Google AdSense. Bakit? Kasi ang magbibigay sa'yo ng sahod sa earnings mo sa YouTube is si Google AdSense. Ililink mo sa Google AdSense yung YouTube channel mo. And once na nagawa mo na yun, yung earnings mo sa YouTube, kailangan siyang umabot ng at least $10, yan yung tinatawag natin Google AdSense PIN Verification Threshold. Kailangan mong umabot ng $10, automatic na naipadala ni Google AdSense sa'yo yung Google AdSense Verification PIN. Bakit kailangan ang Google AdSense Verification PIN? Yung Google AdSense Verification PIN, yun yung 6-digit na PIN number na ibibigay ni Google AdSense sa'yo para i-verify mo yung Google AdSense account mo. And once na may notification si Google AdSense sa'yo that your Google AdSense PIN is pinadala na nila sa'yo, you need to wait at least 2 weeks expected na darating na siya sa'yo. So, once napadala na ni Google AdSense sa'yo yung verification PIN, you have 3 tries na pwede kang mag-request ng resend ng PIN kasi mabot na ng more than 2 weeks or 1 month or more than a month na tapos wala ka pa rin na-receive na Google AdSense PIN from Google AdSense, pwede kang mag-request ng resend ng PIN. The thing is, yung Google AdSense verification PIN that we are talking about, kailangan talaga siyang physical na mail na marireceive mo. So, kailangan mo talagang antayin yun, guys. So, kapag na-maximize mo na yung 3 requests ng resend ng PIN, tapos wala ka pa rin na-receive, that's the time that mag-manual verification ka na. Yung sweldo mo kay YouTube, guys, hindi mo talaga siya makukuha kapag hindi mo na-verify yung Google AdSense account mo. So, that's how important Google AdSense PIN is. In my case, I was able to receive my Google AdSense PIN noong September 2. So, what's inside is, there's nothing inside, guys, kundi ito lang. Kapag i-open mo siya, ganito lang siya. That's the instruction kung paano mo i-verify yung account mo kay Google AdSense. And then, here naman is the 6-digit verification PIN. So, yun yung gagamitin mo to verify your account in Google AdSense. So, yun na guys, na-reach mo na yung threshold para ma-monetize ka. Na-reach mo na yung threshold para sa Google AdSense PIN. Na-verify mo na yung account mo sa Google AdSense using your PIN. Next naman is, you need to link your bank account para yung sahod mo kapag umabot na siya sa threshold, umabot na siya ng at least $100 yung earnings mo, automatic siya napapasok doon sa bank account mo na ginagamit mo sa pag-link sa Google AdSense. The question is, pwede bang gamitin ang ating payroll account, payroll bank account para sa pag-link sa Google AdSense?
So, pwede bang gamitin ang ating payroll account para doon papasok ang mga sahod mo kay Google AdSense? The answer is yes. Kapag i-link mo na yung bank account mo sa Google AdSense PIN, kailangan mong i-disclose sa bank mo na gagamitin mo yung account para doon papasok yung earnings mo sa Google AdSense. Kasi kailangan mong hingin sa kanila yung SWIFT code ng bank. And in my case, guys, because I already have an existing bank account, pero yung existing bank account ko is for payroll purposes lang. My bank is also Metrobank. Tumawag ako sa Metrobank, sa branch ng Metrobank kung saan under yung bank account ko, and sinabi ko sa kanila kung pwede bang gamitin yung payroll account ko para sa Google AdSense. Fortunately, they said yes. And once na makonfirm mo sa bank kung pwede bang gamitin yung account mo para sa Google AdSense, hingin mo na din sa kanila yung SWIFT code ng bank para gagamitin mo yon sa pag-setup sa Google AdSense. Yung pag-setup mo ng bank account mo, yung pag-setup or pag-link mo sa bank account mo doon sa Google AdSense account mo. So, mga information na kailangan sa pag-setup mo ng bank account mo sa Google AdSense, your name, your bank account number, and yung SWIFT code ng bank mo, and other details. So, after mong ma-set up, you're good to go, and antayin mo na lang na umabot ng $100 yung earnings mo. Yung $100 is yun yung pinaka-minimum na required ni YouTube na kailangan mong abutin para yung earnings na yon automatic na papasok doon sa bank account mo. Pero kapag pangmalakasan yung YouTube account mo, you're earning fast sa YouTube, so pwede mo siyang i-set up ng higher. So instead of $100, pwede mo siyang i-set up like $500 or $1,000 and so on. Yung $100 is yun yung default na threshold ni Google AdSense bago yun papasok sa bank account mo. But you have also an option kung itataas mo yung threshold, gagawin mong $500 or $1,000 and so on, nasa sayo na yun. So, yung threshold, yung nakaset up na threshold sa account mo, yun yung kailangan mong maabot bago yun automatic papasok sa bank account mo. So, yung pasahod kay YouTube, guys, is per month or monthly. So, kung kaya mong abotin yung $100 or more kay YouTube every month, so expected mo na may papasok sa account mo or expected mo na papasok yun sa account mo per month. So, kapag yung earnings mo this month is $50 lang, and then the next month, another $50. So, pagdating niya ng $100, saka lang siya papasok sa account mo. So, kapag lumipas ang isang buwan na hindi ka umabot ng $100, so, nakapending mo na yon. Parang naiipon lang yon, and another month, yung earnings mo another month, dadagdag yon sa existing earnings mo, saka siya papasok sa bank account mo. So, yun lang, guys. So, hopefully, guys, may nakuha kayong idea sa video na ito. And leave your comments below if you have questions. And hope you like this video. Thank you for watching, and see you on my next one.